di ba, 24 hours. So, ito yung mga movie schedule. So, anong meron ngayon? Isang maulan na araw today. So, ngayon, eto na. So, nabanggit ko nung last vlog ko na magta-travel kami ni Nanav. And so, yun, magta-travel kami. So, yes! Magkakaroon kami ng vacation ng mga ilang araw. So, eto na yun. At pupunta na kami ngayon sa Naiya. So, medyo inagahan lang namin. So, time check is 1 o'clock p.m. So, nasa biyahe na kami. And maulan na araw ngayon. So, maulan na tanghali. Pero kanina, hindi naman siya maulan eh. Para siyang umuulan na umaaraw. So, ganun. Parang ano ba yun? Nanganganak na, ano ba, meron bang kinakasal na, ano yan? Tikbalang. So, yun. So, yun. Biyahe na kami. And yung nag-waste kami, estimated na dating namin is parang 1:45 to 2 or 2 p.m. So, masyadong maaga pa yon dahil ang flight namin ay 6:30 p.m. pa. So, 6:30 p.m. pa. So, yun, para mas mahaba pa rin yung time namin dun sa airport. And mga kalakwacheras, i-share ko nga pala sa inyo later kung, diba, nabalita before na medyo naghihigpit sa immigration. Pero alam ko kasi nabawi yun, diba? Parang nabawi yun, yung may mga requirements na kailangan. So, yun. Pero mamaya tignan natin, since yung last travel namin ni Nanav is nung last April, so ilang months na rin. So, April, May, June, July, August. So, 4 months pa lang naman, no? So, 4 months pa lang naman yung pagitan na ngayon aalis kami ulit. So, para mag vacation. So, papunta kami ngayon sa Thailand. Wow! So, yun. Na-miss lang namin yung Thailand. Actually, kakagaling lang din namin ng Thailand last November. So, November last year lang yon. So, parang ilang months lang din yung pagitan. Walang 1 year. So, pinlan namin bumalik dahil sa Thailand. Talaga nakakamiss talaga kasi yung food doon, kahit na parang nasa Philippines ka lang, di ba? Pero nakakamiss pa rin. So mamaya, i-share ko sa inyo lahat ng mga travel tips pagdating namin ng Naiya. And also, pagdating na rin namin ng airport sa Singapore. Wow! Kasi ang nakuha namin is Singapore Airlines sasakyan namin. Papuntang Bangkok. So, meron kaming layover na 8 hours. Meron kaming 8 hours na layover sa Singapore, sa Changi Airport. So, isishare ko lang din sa inyo kung paano ba para kang mag-i-stay ka, diba, ng 8 hours sa Changi Airport. Ano may mga pwede mong gawin? And ano yung mga makikita mo sa Changi Airport? Actually, ganyan laging ginagawa namin. Kasi last year din, nung umalis kami, papunta rin Bangkok noong November, mas matagal pa ang layover namin. No? Parang ano rin, no? 12 hours ba? Pero 12 wow. hours kami nasa Changi Airport. So, napakarami rin namin ginawa noon. At hindi ka rin talaga yung parang maiinip. So, walang ganun talaga ang moment doon na maiinip ka. Kaya, mas preferred kasi namin na sumakay sa Singapore Airlines. So, yun. Syempre, diba, meron kasi mga airlines kasi ngayon na mga, diba, na may itinerary ka kasing ginagawa, diba, na baka mamaya madilim yung flight or yung makancel yung flight mo. Sobrang dami kasing ganong nangyayari. Kaya, mas prefer namin sumakay ng Cathay or ng Singapore Airlines. So yung mga klatsyara, share ko sa inyo and biyahe muna kami ni Nanav since maaga pa naman and hindi pa kami naglalunch. So pagdating namin ng airport siguro, kung open na yung ano, no, yung sa check-in counter, pero nag-online na tayo, no? Nag-online check-in na kami, pero check na rin namin para, di ba, after noon, makakain kami agad. Or kung hindi pa,
ano muna kami, magla-lunch muna kami kasi medyo kumain na rin naman kami ng medyo onte nung lunch para medyo hindi ka nagugutom, di ba? So, and kanina, nagising na rin ako, nag-alarm ako ng mga 11 a.m. na ako gumising para bawi rin tulog kasi alam naman natin, hindi ko alam kasi ako mahirap na hirap ako matulog lalo na kung 8 hours kami mag-i-stay din sa Changi Airport. So, mga kakyaras, later, update ko kayo kapag nasa naiyan kami. Hello, kwachera! Sakarating na kami dito sa airport ngayon. So, nasa labas kami mismo ng naiya. So, second time namin na bumalik. Bumalik kami ulit kasi kanina, hindi namin na-anticipate na mababa pala ang pila at full parking sa multi-level, no? Na parking dito sa naiya. So, umikot pa kami ulit. So, ang plan namin dapat, mga kalakwacheras, is mag-park and fly na lang. Kaya lang, babalik pa kami ng Terminal 1. So, 17 minutes din ang ubusin naming oras. So, ang sabi ko kayo na, try na lang namin ulit. Kasi parang hindi naman ganun kahaba yung pinakapila niya. So, ngayon pang 8 kami sa line. Pero hindi namin alam kung gaano katagal. Kaya maganda lang kapag meron kayong dalang mga sakyan pala, remind ko na rin kayo na mas maaga na rin na pumunta na rin dito sa airport. So, hindi rin namin kasi inaakala na ganito na napupuno rin pala siya. Meron kasing parking dun sa may kabila, no? Ano ba tawag dun sa parking dun sa may labas? Open park. Ayan, yung open parking dun, yung mga lalo na kapag nag-aantay ka, diba waiting ka sa kung may mga darating kayo na mga inaabangan. So, dun nakapag-park din kami dun, kaya lang open siya. So, kailangan meron din kayong dala sa kanyo para pang takip kasi sure yun. Kung ilang days kayong nag-travel, so, alikabok, init, then yung mga, di ba, minsan di ba may mga maraming dahon, mga poops na mga ano, ibon. Yun. Kaya, ang ginawa namin, so, pumila na lang kami, bumalik kami ulit, imbis na mag-park and fly. Pero halos parehas lang din naman kasi yung price ng park and fly. So, may service na maghahatid sa inyo dito sa airport. Then, ganun din, kapag bumalik kayo, susunduin din nila kayo then para makuha niyo ulit yung sasakyan ninyo. So yun. Kaya lang parang feeling namin kasi ang tagal din mag-aantay ka pa ulit para doon sa service mo, 'di ba? Kapag bumalik ka, hindi ka tulad dito kapag nandito sa multi-level na parking, so may bubong na and paglabas mo lang mismo, andiyan na yung sasakyan mo. So waiting lang kami. Yung iba na bubulaga kasi parang kami kanina, dire-diretso kami. Hindi naman namin na-expect nagfo-full kasi ilang beses din naman kami nagpa-park dito. Pero hindi siya napupuno. So ngayon, nagulat kami, punuan siya and may pila siya. Since dumating kami, actually dumating kami kanina, 1:55. So umikot lang kami. So ngayon, time check, 2:30 p.m. na ngayon. So 6:30 pa naman ang flight namin. So medyo may oras pa kami para makapag-antay pa. And medyo umaambon-ambon din kasi. Diba? Parang okay lang na mag-park sa open parking kaya lang maambon, maulan. So hata kami pa lagi yung papasok. So yun, okay na rin naman. Pero ito, tiyagain namin ni Nanab kasi pang ilan lang din naman kami. Parang feeling ko naman, at feeling namin ay nag-move naman siya kanina simula nung umikot kami. Kaya lang medyo traffic kasi diba pagpabalik ka dito, so ikot ka ulit. Kasi wala nang way na umatras ka pa ulit eh. So yan ang kumapapansin dito, na marami talagang ano, parang nagugulat na ano pala, punuan. Kaya ang ginagawa nila, wala silang ano yan, choice, kundi umikot lang ulit katulad na ginawa namin kanina. So yan, mga kalokacheras, waiting lang kami. Medyo malapit na akong magutom kasi di ba wala pa nga kaming lunch. Check-in na rin kami kaya wala na rin masyadong problema. So yan, para kami nakapark lang dito sa labas. Buti na lang natuyo na yung buhok ko kasi kanina umalis ako kanina, hindi mo kasi ako nagbo-blower, di ba? So yan, waiting lang kami dito, medyo maambon. And dahil na rin siguro yun doon sa may ano, smog, medyo ano, umaambon lang siya pero medyo malabo. Malabo yung labas, parang ganun. Ayan, nag-move na. Ay hindi. Kasi umalis. May nag-move kasi may umalis. Baka medyo malapit-lapit kasi ang ano niya. Ang tawag dito? Ang flight niya siguro. Ben, ano kasi yung katabi namin, kanina hindi siya nagmo-move. Ngayon, ang ginawa namin, sinusundan namin na isa-isang Innova. Akala namin, nakapark lang siya dito at may inaantay. Ayun, nagmo-move naman siya. So, nawala kami sa line. Baka
So, syempre, di ba, baka sabihin naman nasa likod mo. Sumisingit lang kami. Pero sinusundan kasi namin kanina Innova. Ito kasing, ano, titanium ba ito? Ang tawag sa sakyan na to? Parang ano siya, naka... Kala namin waiting lang siya. Hindi siya gumagalaw kanina. Baka nakatulog lang yung driver. So, ayan yung pinaka-line. Pang ilang kami? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, pang 8 kami, kasi ito kaninang sasakyan na to, yan, hindi siya nagmo-move. Kasi malapit kami doon sa may ano, ayan o, parang meron dito smoking area. May smoking area na pala dito sa baba. So, yan, kanina hindi siya gumagalaw, baka nakatulog lang yung driver. Then, nag-move na yung ano, Innova, ayan o, yung Innovang parang brown na yan. Nag-move siya, so dapat next na kami. Kaya lang, biglang gumalaw to. Ito baka mamaya, isipin nung nasa likod namin. Ito, yung nasa likod namin, yung nasasakyan. E baka sumisingit kami. Woo! So, yan, yun lang. So, yan, antay lang kami. Pero mukha naman siguro, kaya lang parang walang gumagalaw, walang security dun sa pinakaharapan. Doon. Mababa na mga tao. So, sinisit nila kasi baka malapit na naman siguro yung oras ng flight nila. Kasi 2:33 na. So, yan. Kaya yung iba, bumababa na. So, yan. Kapag wala na talaga, ayan ang dami nila. Kung mapapansin ninyo, parang nagugulat sila na may line. Ayan, no? Kaya nagkakaroon doon ng ano. Wala silang choice kung hindi umikot ulit pabalik para makapila dito. So, sana gumalaw siya. No? Bago mag, ano, no? Alas 3. Para makapasok na kami. Yes! Tinanggal na ni Kuya yung harang doon. So, mag-move na yung mga sasakyan. So, yan. Sana makapasok na. Tinatanggal na niya, no? Yan. Siguro, no? Makapasok lahat to. Ito lang si Kuya. Baka nakatulog nga lang siya talaga kanina. So, dapat makapasok kami dito sa side. So, yan. Ayan. Thank you, Kuya, na nasa likod namin. Siguro, alam naman niya, nakapila tayo. Sa bagay, pangalawa tayo. That susunod din siya sa atin. Yay! Ayan. Sana makaabot tayo sa cut-off. May cut-off ba to? Ayan. So, yan. Papasok na tayo dito sa multi-level parking. So, yan. Yan. Thank you, Kuya. At kami makakapasok na. Yan. Mabilis lang naman pala. So, kailangan medyo may ano ka lang. Patience ka lang. Sa hospital marami niyan. Pasyente pala yun. Ha? Sa bakery? Ano yun? Pasensya. Pasensya is biscuit ah. Yan ah. And so, thanks God! Makakapasok na kami, di ba? Baka naman kinakat lang nila para hindi rin kasi yung ikot ng ikot sa loob, no? Baka ayaw nila ng ganun yun, di ba? Parang sa mga ano, ayan, pasok na kami sa entrance. So, yun. Kaya advice ko na lang sa inyo, mga kalakwacheras, kumidala kayong sasakyan. Kasi di ba, mahirap din mag-grab. And kung iisipin mo ang ano, grab na rin ngayon ng mahal, then pag kinumpit mo sa gas mo, halos parehas lang, diba? At least dito, makakapag-park ka na ng diretso. So, yun. Park na diretso, diba? So, yun. Advice ko lang sa inyo, agahan nyo na onte. Buti na lang, medyo maaga kaming dumating kasi ngayon isip namin ni Nanab na parang agahan na lang namin kasi dito na lang kami magla-launch, dito kami mag-aantay para... Kasi ma-traffic ngayon, Friday today. So, ilang oras na lang, wala nang work, a few hours na lang. Wala nang work ang mga tao ngayon. So, yun, pasok lang kami dito sa may parking kasi medyo dumidilim na. Andito na kami sa airport, so magbabayad na lang kami ng travel tax muna. Kasi hindi kami nag-online ni Nanab sa travel tax. Dahil may plus 50 pesos siya. So, 1620 ang travel tax. Internet check. Ito? Ito na? Ah!
Sige, bigay mo yung ticket natin. Ano ba si for check-in po mo sa lobby? Yes, meron. Kalakwatsera. So, tapos na kami sa security check. So, dito umupo muna kami saglit kasi naghubad kasi ng shoes doon. So, inayos pa rin namin yung mga gamit namin. And kung mapapansin ninyo, mas mabilis na ngayon kasi marami na per counter. And mamaya, yung tungkol naman dun sa may mga questions sa immigration, later, sabihin ko lahat sa inyo, after nito, siguro mag-check muna kami, magla-launch tayo ngayon kasi hindi pa kami nagla-launch. So later, sabi ko lahat sa inyo yung questions. Actually, hindi naman question lang. So later, pakita ko sa inyo. And ito na pala yung dun sa pagdating sa mga checkpoint counter, no? Sa checkpoint counter. So ayan, medyo mabilis na rin yung process nila. So once nilagay mo na yung luggage mo, yung mga gamit mo do sa pinaka-basket, dire-diretso na naman. So remove mo lang yung shoes mo. So syempre, kung naka-socks ka, no need to remove naman yung socks, shoes and sandals lang. And then yan, after nyan, pero syempre, dahil sa nangyari do sa news before na meron na nakawan ng $300, so medyo sinanab is naiwanan dun mismo sa may pinaka-basket. Chinek niya maigi, kasi baka mamaya, di ba, mawalan ka rin kasi nandun yung Philippine money mo. So yun, wallet mo, nandun lahat yung mga important documents mo. So yun, kaya medyo ingat lang din. So ayan, papunta na kami sa lounge ngayon. So 4th floor siya, sa Marhaba tayo, di ba? Tama? Sa Marhaba kami ngayon. So, kukuha na lang kami ng lounge para kumain kasi medyo matagal pa naman. So, yung open ng gate namin is 5:30 pa? 5:30, narinig ko kanina. 5:30, closing ng gate. Ah, closing ng gate. So, siguro mga 6, pupunta na kami sa mismong gate namin para makapasok. So, ito na yung itsura ngayon dito after mo dun sa security checkpoint nila. Ang daming tao. Daming nagta-travel ngayon. So, ito, pakita ko sa inyo mga kalakotseras. Wow! Yan, every time na nagpunta kami nanab dito, so dito kami sa Katunings kumakain. So, dito. So, yan. Habang nag-aantay kami ng boarding namin. Pero syempre, ngayon, kami ay magla-launch wow. Itanaw. So, yan. Actually, pumunta rin naman kami nung Japan. Nag-launch din kami. Pero saan siya? Sa Terminal 1. Ano? So, yan. Pasok muna kami dito. Tayo sa, punta tayo sa airline lounge. So, yan. So, ang mga benefits nito kasi may libreng wifi, may mga
maayos. Pero sa mga magaling sa mga restroom, meron mga masasarap na beverages, and nakakaupahin yung maayos, makapakain ka. And siyempre, ngayon ko doon na sinabi kanina, may mga premium beverages. Pagkana naman po, kung gusto kong kumuha ng lounge, just na iya Terminal 3. So, kung sa Terminal 3 ka naman, welcome kayong gumamit lalo na sa Pags, sa Marhaba, katulad ng kinainan namin ngayon, na pwede kayo magbayad walk-in fee na 1,262 pesos or $25 per guest. So, pwede siyang cash and credit card. So, katulad nga na sinabi ko kanina, kung credit cards kasi, meron silang mga accredited na mga cards na tinatangkap, lalo na kung premium at gold member ka sa mga credit card. Kasi, yung mga pagkain naman dun is free. So, for travelers like me and kayo rin, so, nothing much to expect except na lahat yon ay mayroong popular na lugaw, mayroong mga fruits and na fresh na fruits, and plenty of drinks na mapagpipilian mo. So, yun, and meron din mga pasta, may rice, and may mga ulam din na pwede pagpilian. What if, kung isang family member ko lang ang merong premium and gold credit card. So, isa lang ba ang pwede mag-access sa lounge dahil siya lang ang free? No. Dahil, pwede naman kahit na ilang family members, basta pwede nilang siyang bayaran ng cash or credit card. Kung gusto niyo itong ipa-credit sa card ninyo, babawas ito as USD or dollar. Or sa peso is 1,262 pesos. Okay, para makumpleto na lahat, ilang oras ba pwede mag-stay sa airport lounge? Siyempre, you can stay sa airport lounge ng 6 a.m. to 2 a.m. lalo na sa Pags and Marhaba. Nandito na kami ngayon sa loob ng Marhaba Lounge. So, ngayon kakatas ko lang kumain. So, yun, umiinom na lang ako ng juice. So, ito, Royal. Kasi yung juice lang nila dito is yung ano lang, parang yung color green. Hindi ko alam kung anong flavor na yun. So, yun lang yung choice mo. Yung wala kang ibang choice kung hindi yun lang yung juice na yun. Then, sa soft drinks, meron silang Royal Coke. Coke lang. So, yun. And then, ano na, beer na. And then, ang kinain ko lang is plain rice and rice oriental vegetable. So, yun kasi available. Pero meron silang pasta. Siguro later na, and tsaka yung chicken congee. Yung gusto ko i-try kasi chicken congee. Kasi last time din kasi na kumain kami dito, pero sa ibang lounge is congee lang din yung kinain ko and soft drink. So, yun. And nakapag-dessert na rin ako nung parang fruit cocktail lang na mag-eat lang na nakalagay sa ano. Sinanab na kapag ano na, naka-rice na yan, nakapag-bread na yan. So, pahinga na lang muna kami ngayon. Kasi masyado pang maaga. So, 4:10 pa lang. So, pumasok kami dito parang ano, quarter to 4. So, ngayon 4:10 pa lang. So, siguro lalabas kami dito mga 6 p.m. na. Itong lounge nga pala ng Marhaba is medyo maliit kasi nakawalay kasi ng naka-business class sa kabila. And ano, ang seat niya kasi is parang hindi magkaharapan. So, para kayong, parang pang-coffee table. So, parang ganito itsura niyo. So, ayan. So, ayan. Parang ganyan ang itsura niya. Ayan, makikita niyo sa likod. Ganyan. Ganyan siya. Ayan. So, ayan. Yun naman yung mga food dito. And, syempre, cereals. And, bread. So, ayan. And then, soft drinks. Ayan. Yan lang. And, ayan. And, nga pala, yung kanina nga pala sinabi ko, yung sa immigration namin, is napaka saglit lang sa immigration namin. Parang ang question lang sa amin nila, kasi nagsabay na kami, since kasi, di ba, ano, pag-asawa naman kami dalawa, so pwede namang sabay. And kung meron kayong anak, pwede na rin isabay sa immigration. So, ang question lang is, parang, kailan kami babalik? Yun lang. So, sinabi namin ko kailan kami babalik. Then, yun lang. Wala na, tapos na. Then, after nun, diretso na kami. Nagpaan na kami, doon kami mismo sa checkpoint counter lang. So, yun nga, diba sinabi ko sa inyo kanina, yung checkpoint counter, nakakaloka. Kasi nga, diba, may nagkaroon kasi ng sa news kasi, diba, na nawala ng $3,000 na nakuha. Ay, sorry, $300, no? Tama ba? $300. Sorry, kasi kanya ata sinabi ko, $3,000 din. $300 na
sinubo mismo ng mismong parang isang security doon, di ba? Parang nakakatakot din kasi syempre lahat ng gamit mo, wala malaman yung pocket mo, nasa bag mo lahat. So yun, kaya ginawa ni Nanob, siya yung nasa huli ko ram ko, inantay muna niya makalabas, then ako nag-aantay na ako dun sa harapan. So yun, yan lang, kaya napakasimple lang mga kalapacheras, yun, makikita rin naman kasi mismo eh. Basta sa, ano lang, mga question lang sa immigration, basta maging confident lang kayo, kasi yun ang tinatanong, kaya napakabilis, and marami na silang counter na ino-open ngayon sa immigration. Ayan! Tapos na kami kumain. So, kakagaling lang namin. Ang kakalabas lang namin sa Marhaba Lounge. So, bababa na kami. Dahil 6 p.m. na. So, 6:30 naman. So, punta na kami sa boarding gate namin. Ang boarding gate namin ngayon is 114, no? Ah, 112. O, sa pagbaba lang. Pagbaba lang mismo. So, halos ano lang pala to. Katapat lang na McDonald's. Sa taas, sa 4th floor. Ito. There. So yan. And baba lang siya ng Katonings. Kung saan yung lagi namin kinakainan. Ayan, si Katonings. And then, syempre, si Cha Time nasa baba. So yan. Nauna na si Nanob. Boarding na pala kami. So ito na kami sa gate 112. So yan. Pupasok na sila. Actually, final call na sila. Woo! It's now its final boarding process. To all passengers on this flight, please board aircraft now through gate 112. Ang aga, final call na, ano? 57K, 57J. Naman, kuha tayo ng ano? Airphone. Actually, yes. Straight at the front. 57J. Thank you. Boarding na kami. So, akala namin napakaaga pa namin. So, 6 p.m. kami umalis ng lounge. Tapos, pagtingin namin, final call na. So, yun. Buti na lang. So, akala namin napakaaga pa. 6:30 pa talaga. Pero, petix-petix pa kami. Sabi ko pa nga, mamaya-maya na. Buti na lang. Pumunta na kami kasi, yun nga, nagpa-final call nila. So, yun. Medyo marami ngayong pasahero. Ayan, no. Daming pasahero. So, halos mapuno tong plane. Daming bumabiyahe papuntang Singapore ngayon. Kasi mga kapacheras, grabe para akong hiningal. Sawa na ako sa chicken. So, ayan. Beef with
mashed potato. So, merong kamban dito. Then, syempre, burr pack na butter. Then, merong pasta. Oh my God. Ayan. So, yan. Parang tuna pasta. And then, meron siyang dessert na tapioca. And then, syempre, what's this? Mineral water. Mineral water. Ang cute. Ang liit-liit niya. So, yan. And then, syempre, apple juice. So, yan. So, same lang din kami ninanap na ginawa. So, sa kanya pala, ano, chicken sa'yo? Yan. Chicken siya with rice siya. Pero, same lang din ang, ano, pasta and tapioca, water and bread. So, yan. Then, apple juice lang din siya. Mga kalakwatsera, so nandito na kami ngayon sa Changi Airport. So time check, 10:10 pa lang. So sobrang aga pa kasi sobrang ding, ano rin, aga rin natin umalis eh. So yan, nakakamiss ito. Namiss eh, no? So yan, dito mag-layover kami ng 8 hours. So diba matagal pa? Kasi ang flight namin tomorrow to Bangkok, pero same airlines pa rin, syempre Singapore Airlines pa rin. Is 7 a.m. no? 7 a.m. So ngayon di kami makapunta pa tayong hindi tayo labas ng Jewel eh, no? Oo. So dun pala sa kabilang side yung Jewel, so hindi ko na namin papakita. So banda doon ng Jewel, ayan ko napapansin ninyo, so hindi na kami lalabas kasi dito sa kabilang side. So dito na kami mag-i-stay. So Terminal 3 nga pala to ng dito sa Singapore, or sa dito sa Singapore. So Terminal 3 siya. So hindi na kami lalabas para pumunta pa dun sa Jewel kasi last time kasi nanggaling na rin kami doon. So dito na lang kami magi-stay. Ayan. So immigration ulit yan dyan sa baba. So hindi na kami dadaan dyan. So dito na lang kami. Saan tayo? Sa kabilang side? So yan. So yan. At natatanda ako kasi dito talaga yung ano eh, yung carpet. Diba talaga, ang pinakamaganda talagang airport talaga is Singapore, no? Grabe. Oo, ang ganda-ganda niya. Kasi sa Japan kasi parang luma na yung airport niya eh.
So yan, dito kami mag-i-stay ni Nanab ng 8 hours. Syempre, hindi ka lang maiinip dito. Dahil papakita namin sa inyo mamaya dahil may freeing scene dito. Mga kalakwacheras, 24 hours. Ganun din yung ginawa namin last time. Nung papunta kayo Bangkok, actually, ang dami natutulog. May mga humihilik pa nga eh. Pero, kasi yung mga movie naman nila, medyo bago naman, no? So, yun. Kaya, mag-i-stay din kami mamaya dun sa may cinema. Pero mag-i-stay din tayo sa ano? Saan pa tayo mag-stay? Doon din sa may street. Saan yan? Food street ba tawag nila? Doon sa food street sa taas, mag-i-stay din kami mamaya doon. So yan. Napakalaki talaga ng airport nila dito, talagang 'di ba? Pero itong mga ano, ayan kung mapapansin niyo yung mga mabilihan dito. Yan na pala yung sinihan natin. So ayan yung sinihan dito to. Eto, kasi dito sa sinihan, eto, may free movie. Ayan kung makikita ninyo. May transit hotel, merong pay-per-use lounge. So, may free movie. Yung free movie, so yan. Aakyat lang kayo dyan sa taas, just escalator. Mamaya, aakyatin namin yan. And then, dito din, kung mapapansin ninyo, meron ding prayer room. So, yan. So, yung pinaka, ano, yung bus terminal daw dun yung way. O, diba? So, itong mga yan, yung mga stall na yan, katulad ng mga yung Kaboom. Itong mga yan, yung Kaboom. Kaboom ba yan? And Fun Stuff for Kids. Yan, yung mga ano, store na yan. Yung mga yan, duty free. Actually, mga ano lang yan eh. Minsan hanggang 10 p.m. no? To 12 lang, no? Hanggang 12 midnight lang. Then, nagko-close sila. Pero, maaga-maaga naman din yung open nila. So, yan. Di diretso kami ninanab doon. Di mo nakapunta ng cinema kasi masyado pang maaga. Pero, naubos agad kasi yung kinain namin kanina. So, yan. Maaga muna para ano. Kasi, babalik pa rin naman kami dito pag uwi namin galing kasing Bangkok. Dito pa rin kami, no? Babalik kami, layover kami ulit. Pero saglit na lang, parang 2 hours na lang. So kung meron kaming gustong bilhin dito katulad ng mga perfume. Kasi pagdating sa perfume kasi dito medyo may mura dito. And may pinapabili ang aking brother. So dadaan muna rin kami dito. Dito na ako bibili. Oo. So meron daw ano kasi finorward niya sa akin. So yan. Ayan, dun sa taas later, yon sa may kumapapansin ninyo sa taas, merong Singapore Food Street. Mamaya akit kami ni Nanab. So yan, dyan kami ulit kakain. Last time dyan kami kumain, dyan kami ulit kakain. So yan, kasi open siya. Ito open pa, merong open dito hanggang ano? Hanggang paumaga, di ba? Oo, may mga store dyan kasi na open ng 24 hours. So yan. And, sa banda pala dito sa kabilang side, ito. Etong side dito, ayan, dyan, sa loob niyan, pwedeng pahingahan niyan. Kasi mamaya, lahat ng mga tao dyan, ng mga naka-layover dito, mapapansin ninyo, natutulog ngayon dyan, dyan mismo sa sahig. And sarili-sarili na silang pwesto dyan, kasi may mga charger, kasi yung bawat mga couch na yan, couch ba tawag yan, tama, di ba, sofa, meron kasing mga charger, yan. Dyan. Kung papasin nyo, ayun, meron na mga natutulog dyan. So, mamaya, papasok kami ni Nanab doon sa kabilang side. Ayun, oh, doon. Malapit sa may butterfly garden kasi dyan kami nag-stay before. So, yan, dyan kami mag-stay. Sana may pwesto pa dyan mamaya. Si Nanab, ayan, pumasok na sa electronics. Kakababa pa lang, eh, meron ng tinitingnan. So, yan. Antayin ko lang si Nanab kasi nasa loob siya. Ayan. Ayan na. Dumating na. May tinignan daw siya. Uy, may nakita ako. Ayan na, Lulu. Wow. Nakita rin daw ni Nanab. So, yan. Kaya lang, ayoko pang pumasok kasi baka mamaya maano na ako, boodle na ako. Ayan siya, oh. Ayan, si Lulu Lemon. Diba? Daan tayo dyan, ano lang, before tayo umuwi. Ayan. Then, katabi niya is yung Ray-Ban. And, favorite ni Nanab.
yun, yung katabi niya si Lacos. Pasok na tayo. Pasok lang muna kami sa Lululemon. Ayan. Ayan, kaya lang walang block. So, yan yung nahanap ko before. Pero parang hindi ito, no? Hindi, ito yun. Ayan. Cute siya. OMG, gusto ko to. Ayan, o. Oh. Magkano to? 72 SG. SGD. Tapos yung maliit, 67. 66.70, so 67. Nako. Tignan natin kung mabubudol. Oh my God, ang cute. Ay, parang ano to, maganda o. Oh. Nakakaano ba to sa ginaw? Oo. Hindi, more on tubig yan. Tubig? Pero hindi sa ginaw. Pero may mas malaki pa pala o. Oh. Bam! Ito 109.30. Pero mas cute to na. Diba? Hindi kami nagdala kasi ng ano eh, no? Bottle ng water. So, ito na ako ngayon. Haggard na ba? So, yan. Paycheck. Parang ito na. Ito. Pwede to? Ayan. Kailangan natin sa December. Magkano to? Hindi siya gano'n kasi kababol, oh. Magkano? Parang mas maganda siya. 303 SGD. Ayan, oh. Parang mas maganda kasi yung green. 12,000 pesos. Parang gusto ko. Pero hindi, mali mo, may makita siya. Pero pag wala, ito, yung half lang. Ito, 220. Oo, oh, yan. 57. Magkano? Ay, ito yung nahanap ko. Ayan. This. 57 SGD. Pasabay. Sino magpapasabay dyan? Charis! Thank you.
Nandito kami ngayon sa Batcha Coffee. So titingin kami ng mga coffee kung ano yung masarap. Pero kasi sabi ko kay Nanab, dapat yung medyo hindi ganun kapait. Yung parang ano lang, mild lang na coffee. So mag-aas na lang kami kung ano yung mild nilang coffee dito. So, andito kami ngayon sa second floor dito sa may Singapore Food Street. So, banda kami dito sa Shinky. Ayan, sa likod ko. Shinky HK. Ano ba ito? Wonton noodle. So, yun. Bibili kami ng noodle ni Nanab dahil nagutom na naman kami. So, pwede ka naman mag-pay dito. Kung hindi na kasi kami nagpapalit ng money na SG. So, ang gagawin namin is card na lang. So, para makabili kami. So, dito lang ang gagawin ninyo is yan. Input nyo lang dito. So, payment by credit card or Singapore currency. Ayan, pwede naman. Then, click mo lang yung order mo dyan. So, yan. Meron namang step by step sa side. Ayun. So, yan. So, ang in-order namin ay ito. Itong HK Wonton Noodle Soup. So, yan. Ito mismo ang in-order namin. Ewan sinanap ko ang in-order niya dito. Sabi ko kasi, nakikrave kasi ako sa ano, na may soup. 4069. Ayun. So, yung may lalabas siyang receipt na ganito. So, may makikita ka dyan na order ID number, order ID, no, number 4069. So ang serving pa lang nila is 4061. So mag-aantay muna kami dito. So doon. So yan, dito nga kami sa Singapore Food Street na sinabi ko kanina. So, umorder kami kanina doon sa bandang side, yung pinakita ko kanina. Hindi na nga pala kami nagpapalit ni Nanab ng SGD dahil hindi naman kami magtatagal dito dahil nag-layover lang kami dito ng 8 hours so hindi na namin kailangan. So kung meron lang din kayong mga credit card or pwede naman din kung nagpapalit kayo yun, pwede nyong ipangbayad din. So order lang kayo through dun sa may parang machine or booth na yon. So click mo lang kasi meron din naman siyang step by step para gamitin siya. Kasi sayang din kasi kung magpapapalit pa kami ng SGD, babalik kami dito, mag-layover kami. 4 hours pala, pabalik naman din ulit yon namin dito bago kami umuwi ng Philippines. So siguro hindi na rin namin nilang dollar din ng SGD. Kasi ang pinaka main ano naman namin talaga is sa Bangkok. So yun. Naantay ko na lang sinanab na doon. Kinukuha na yung order namin. Baka nakita niya na ready na yung number. Kasi wala naman eh. Parang ano lang, receipt lang na may number. Then naabangan mo kung okay na yung order mo. And nga pala, before naalala ko, ayun sa dulo, parang merong Burger King doon. Kasi before din, nung time na nag-aantay din kami, sa Burger King kumain din kami and also dun sa baba. Hindi namin makita kasi yung ano, parang wala dito yung Starbucks. Ang available is yung ano. Ang available na coffee shop na sa baba. Coffee Bean. Coffee Bean yung available. Ano in-order mo? Walang gusto. Ah, wala kang gusto. So, hindi na pala umorder si Nanab. So, ako lang umorder.
So ito, umorder ako ng ano, yung ano, wonton soup. So ito siya. Ayan. Wonton soup. So yeah, magkano lang to? 7 SGD. 7.5. Ayan, ang price niya is 7.05 SGD. So kain muna tayo. Kulang sa ano? Sabaw. Kulang sa sabaw. Hindi katulad sa atin eh, no, only ang ano, only ang sabaw. Pero nung nilagyan ko, eto, meron siyang parang ano, spicy na ano. Ano to, spicy? Chili. Oh, chili, ayan. Ano siya, umanghang. Mas masarap siya. And di ba merong ano, limang ano, 2, 4, 5, generous sila dito sa ano, sa siomay, no? Kaya lang parang bitin yung ano, sabaw. Parang hindi ako nabusog kanina kasi mashed potato. Kasi hindi mo kasi ako nagda-diet kasi ba't mashed potato? Ayoko lang kasi ng chicken talaga kanina. Wow, init. Meron na rin kaming drinks galing sa lounge. So, tag-isa kami nina na Royal. Alam pa niya. Ha? Alam niya. Alam niya. Alam niya. Umig pa ba? Parang mas gusto ko yung ano. Wow, chili. Wow. Naluluha ako kasi mainit. Ngayon siya pinakaloob na. Kaya mo naluluha ako. Hindi ko alam kung ilalabas ko ba siya. Kanina may ipudo dun eh. Diba? Nakikita mo naman pala kung ano yung serving. Ayun ang 4073 sa atin nakarap. At saka to. Diba? Kaya mo na, Nab. Ayun. Dito pala nakikita yung now serving. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa pinaka ano. Kung ano bilihan na ano. Ng food mo. Thanks sa Pandi Manila. Gusto niya Nab is yung ano. Ano ba yung gusto mo? Hainanese. Hainanese kaya lang close na. Kaya hindi siya bumili. Pero yun, ang kinakain niya, yung bread na dala namin na with, ano yan? Pandi Manila. Oh, yung Pandi Manila binili namin kaninang morning sa breakfast. Kasi minatira pa kaming dalawa na malaki. So yung malaking pandesal, pinalamanan ko siya ng ano, peanut butter. So yun ang kinakain niya ngayon. Kain tayo. Grabing init pa yan. Mga kailakwatsera, so papunta na kami ng cinema ngayon. So diretsahin lang yun sa mismong ano, Singapore street food, 'di ba? Didire-diretsahin mo lang. Then, dito, pasok na kayo dito sa gilid ng 7-Eleven. So, eto. Makikita ninyo yung Ambassador Transit Lounge. So, meron din siyang lounge dito. Or, pwede naman kayong mag-escalator dito. Banda dyan. So, yan. Yung escalator na yan, halos katabi lang nung Louis Vuitton, no? Ng LV. So, yan. Malaki yung Ambassador Transit Hotel. So, yan. Then, ito yung pinaka-cinema nila. Siyempre, bawal maingay. So, ayan. Movie theater, free screening, all day, all night. So, diba, 24 hours. So, ito yung mga movie schedule. So, anong meron ngayon? Anong oras sa mga yun? 12 o'clock na. So, kaka-start lang si Luca.
cartoon. 12 a.m. to 1:35. Actually, dito naman sa loob na ito. Ayan siya. Pagpasok mo dyan, marami rin natutulog dyan. Oo, marami natutulog dyan. So, bawal lang. Ayan, bawal. Medyo madilim. So, ayan. Ganyan lang siya kalaki. Ayan, medyo madilim lang siya. Naway nakikita ninyo. Dito kasi sa side dito, ayan, may natutulog dyan minsan. And then doon sa mga upuan. So, ayan, nood muna kami ni Nanap. Ito, may butterfly garden. Pero, syempre, 8 a.m. to 5 p.m. lang. Dahil madilim na pa ganitong time. Well, office hours din yung mga butterflies. So, yung mga butterflies is office hours lang. Dahil ngayon ay, anong oras na ba? 5 a.m. na. So, yan. So, yan. Tabi lang mismo yan ng Ambassador Transit Lounge. Natabi lang din ng mismo cinema. So, yan. Pababa na kami ni Nanab. Sarado na rin yung mga ano stores sa baba. Pababa na kami ni Nanab. So, simula kanina, ngayon lang kami bumaba galing cinema. O, diba? Kaya hindi kayo maano dito eh. At ito, maboboard. Dahil si Nanab ay nakatulog. Ako nanonood ako. So, tatlong movie na yon. Pero hindi natapos yung Ant-Man. Yung unang movie is Luca. Tama ba Luca yon? Then, Matrix. Anong Matrix yon? Resurrection. Ay, Resurrection ba yun? Mm-hmm. Matrix Resurrection. So, yun. Then, ngayon kasi nasa Terminal 3 kami ng Changi Airport. So, pupunta kami ng Terminal 1 tayo, di ba? Di ba? Terminal 2. Sabi mo kanina, 1. Ayun, Terminal 2 kami pupunta ngayon. So, pupunta kami dun sa anong train to? Para mag-transfer doon, no? Skytrain. Ayun. Punta kami ng Skytrain sa Terminal 2. So, yun. Open na yun. So, yun. Meron pa rin naman palang mga open na stores. So, ito. Katulad na ito, yung ganyan. Duty free. So, 24 hours siya. Pero pagdating sa mga ano, yung mga Kaboom, close siya. Itong mga to. Close. Hindi ko lang alam kung anong oras ang open yan. Yan. Sabi ko nga kanina doon sa loob ng cinema, naglalaban-laban sila sa mga hilik nila. Dahil natutulog meron sa floor, meron sa side. So, yung iba dito nalang natutulog eh, no? Yan. So, sarili-sarili silang pwesto katulad niyan. Dito, sa side. Ayan. Sarili-sariling higa. Hanap ka nalang ng tulog mo. Kami pupunta ng Skytrain. So, ayun. Ayan. Ay pala, open na. First step tayo. First step. Pala synchro. So, andun sa kabilang side, yung Jewel, dun mo makikita yung ano, no? Yung parang fountain na malaki. Yun, before lumabas kami. Ngayon kasi ay namin lumabas kasi dadaan ka ulit ang immigration, no? Kaya hindi na kami pumunta dyan. Since napuntahan din na naman namin yan last, ano ba? Last year din, di ba? Last year. So, yun. Kaya hindi na kami pumunta doon. So, hindi na lang napakita sa inyo mga kalakotcheras. Pero siguro naman, yung mga nakapunta doon talaga may enjoy ninyo yung Skytrain. Ay, Skytrain yung Jimin. Antok na girl. So, yun na yun yung train. So, ayan na yung train. Kakarating lang. Diyan. Pwede tayo sumakay. So, ayan. Skytrain to T2. Dito tayo sa kabilang side. Kasi yung kabila is, eto, Skytrain to Terminal 1.
So yan. Halos katabi lang to dun sa MIPA exit sa Jewel. Yay! Parang first trip. Yan. Ang intang singaw ah. So yan. Ganito kalaki ang ano, Skytrain nila. Skytrain 20. Doors are closing. So yan. Ganyan lang siya kalaki. So siguro itong ganitong upuan pang seniors lang, no? Nag-close na yung door. Tayo lang ba? Kami lang ata sakay na itong tren na to. Ihatid kami dun sa ano? Terminal 2. Special ride. Ando pa na sa kabila yung Crown Plaza. Andito na kami ng Terminal 2. So parang walang tao, di ba? Sagit-sagit lang. Yan. Nasa Terminal 2 na tayo. Tahimik dito. Ang cute naman na ito. Na, sino ba ito? Ah, Fortune. Hello! Cute nga eh, oh. Diba? Parang mga ano, ang tawag dito? Yung kabibe. Kabibe ba tawag doon? Ayan, daming flowers. Kahit saan may guardian. Saan kayang guardian ko? Daming close pa na ganitong time. Anong oras kaya sila nag-o-open? Office hours. 8 din? 8 a.m. Kahit mga store? Maaga. 6 a.m. siguro. Marami ng tao yung nakapag anong time. So yan, mga kalakwacheras, diretso na tayo saan? Sa mismong gate. Sa... Saan? Gate natin. F50. Ayun. Diretso na kami sa boarding gate namin sa F50. Nasa na ba tayo? Malayo pa. Dulo. Sa dulo pa. Ang cute naman. Ang ganda mga kalakwacheras, oh. Wow. Ang cute, no? Meron pa siyang parang ano doon. Doon na parang makapagpa-picture ka. Tayo ka dyan. Dyan. Ang cute, no? Meron siyang mga koi fish. Koi yan, di ba, na? Ayan, oh. Dami nila. Dito na kami sa gate F50, pero ayan, kung mapapansin nyo sa likod ko, close pa siya. Kasi napakaaga pa. Para 5:15 pa lang. Ayan, 5:15. So, hindi namin alam kung anong oras open ng pinaka, ano niya, gate niya. So, yan. So, kami mag-aantay na lang ni Nanab muna dito. Baka mamaya tulog na naman to pagdingon ko. Parang sandalan sa likod. Sa owner. Ayun na sila, lumipat na sila dun. Malakas yung sandalan.